Imbestigan na ng Senado ang kabi-kabilang aberya sa katatapos lang na eleksyon kabilang ang transparency server delay. Pero pati ang National Printing Office ng gobyerno, bakit gustong paimbestigahan naman ng COMELEC? Mula sa PICC, saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia, hanggang sa tuloy ang canvassing dito nga ng COMELEC NBAC na tumatay National Board of Canvassers. Sa kabuuan, umaabot na sa 85 ang COC na nabuksan at pinasa sa tabulation committee para mabilang. May mga ipinakita rin sa electronic screen na canvas report. Isa dito ay mula sa City of Parañaque. Pero hindi ito nakaayos base sa bilang ng boto na nakuha ng kandidato. Bagkus, nakaayos to in alphabetical order. 6:15 ng gabi nitong Lunes, lumabas ang unang partial and unofficial count mula sa election returns na nakalap ng transparency server ng COMELEC. Ang sumunod na update, lumabas matapos ang halos 8 oras. Hindi normal yon na magkaroon ka ng ganong klaseng kahaba na prevent yung public ano, na malaman kung ano nangyayari. Ang isyong yan at iba pang aberya sa 2019 midterm elections, iimbestiga ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System sa June 4, ayon sa co-chair nitong si Senator Coco Pimentel. Para kay Senador Ping Lacson, dapat masagot ng COMELEC ang issue ukol sa transparency server at mga pumalyang SD card. Ang transparency server ang kinukuhana ng media at ng mga partido ng resulta ng botohan base sa dumating na election returns. Mirror image ito ng COMELEC server. Bukas ang ilang COMELEC commissioner sa investigasyon sabay pawi sa pangambang nagkadayaan. They have a right to say that, di ba? Kasi nga 7 to 8 hours yung delay. Ang sinasabi lang naman namin, you can verify it. Willing naman kami na may third party na audit dyan ng logs pagkatapos. At makikita mo naman na yung central server gumagana habang yung transparency server ay nag-stock up or nag-hang. Pananagutin din ng COMELEC ang supplier ng mga SD cards na ginamit sa mga VCM. Noong araw ng eleksyon, mahigit 1,000 SD card ang hindi gumana. Ang S1 Technologies Incorporated at Silicon Valley Group ang supplier ng mga ito. This is my personal view na itong supplier ng SD cards hindi namin babayaran ng buo. At ipagpasusuri ko yan yung proseso sa pag-bidding tsaka pag-deliver nila ng cards. Plus, may penalty sila. Pinuntahan ng GMA News ang opisina ng S1 Technologies Incorporated at Silicon Valley Group, pero wala pa raw otorisadong magsalita para sa kumpanya. Iimbestigahan naman ng COMELEC ang impormasyong sinab-contract ng National Printing Office o NPO ang pag-imprenta ng voter information sheet. Sa NPO, ibinigay ng COMELEC ang kontrata para maimprenta ang VIS dahil gahol na sa oras. Pero binigay daw ito ng NPO sa isang pribadong kumpanya, ang Holy Family Printing Corporation. That's against COA rules, yung subcontracting na yan. NPO should be asked because they are accountable for this. Tinawagan ng GMA News ang NPO pero nasa meeting daw ang head nila na si Francisco Valles. Wala naman daw sa opisina ang may-ari ng Holy Family Printing na siya lang daw pwedeng magsalita sa ganitong issue. Kasabay naman ng official canvassing ng COMELEC, 715 presinto ang isa sa ilalim sa random manual audit. Ang Philippine Statistics Authority ang pumili ng hanggang 5 presinto sa bawat legislative district sa buong bansa. Mano-manong bibilangin ang mga balota at ikukumpara ang tali sa ipinadala ng mga vote counting machine. Pia, hanggat mayroong pumapasok na electronically transmitted COC, ay magpapatuloy ang sesyon ng NBOC. Kabilang din sa mga naisalang ay ang mga COC at statement of votes ng mano-manong overseas absentee voting. At live mula rito sa PICC, ako si Jamie Santos, sang inyong saksi.